Gusto mo bang manalo ng original Adidas basketball shoes? Nasa bandang huli ang video. Yo mga idol, welcome back sa ating channel, ang Basketball Talk. Dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo, wala na nga sa Lakers si Mark Gasol. At sa kasalukuyan, ang kanilang lineup ay 13 na. 13 na lamang ang may guaranteed contract sa kanila dahil sa pag-alis ni Mark Gasol. Mayroon na namang ipinagpalit sa kanya, ito nga ay si Wang Zelin. At siya naman ay ating kikilalanin. Sino nga ba siya? At bakit pa siya kinukuha ng Lakers? Sino kaya ang kanilang papipirmahin? Ito na kayang si Wang Zelin. Siya kaya ay papipirmahin ang kontrata at sasama sa lineup? O baka naman kaya siya ay ginawa lamang asset ng Lakers? Sinasabing sa pag-alis ni Mark Gasol sa Lakers, nakatipid sila ng $10 million. Sapat na para sa isang mid-level exception na player. Pero dahil nga sa pag-alis ni Mark Gasol, nakakuha ang Lakers mula sa Memphis ng isang player. Nakipag-trade sila para kay Wang Zelin. Si Wang Zelin ay isang 27 years old Chinese professional basketball player. May taas siyang 7-footer at national player ng China basketball team at dati nang nakatapat ng Gilas, Pilipinas. Noong 2012, sumali si Wang Zelin sa Nike Hoop Summit sa Amerika at umiscore ng 19 points. Dahilan para mapansin siya ng mga international scout. Pero noon naglalaro na siya sa China bilang pro bowler. Noong 2016, nagpa-drop na si Wang Zelin sa NBA at nakuha naman siya sa second round bilang 57th overall. Subalit si Wang Zelin ay hindi pa rin naman naglalaro sa NBA at hindi siya nakapaglaro dahil naglaro lamang siya sa NBA Summer League at hindi nakakuha ng spot sa Memphis Grizzlies. Kaya bumalik na lamang siya sa China. Ang huling laro pa ni Wang Zelin sa NBA noong 2018 pa, NBA Summer League na naman. At hanggang ngayon sa kasalukuyan, si Wang Zelin ay naglalaro na lamang sa Chinese Basketball Association o mas kilala sa tawag na CBA para sa koponan ng Fujian Star Giants. Ayon sa aking nakalap, si Wang Zelin ay may sweldo doon ng halagang $8 million. Ang $8 million ay isang maximum salary na para sa local player ng CBA. At ngayon nga, ang draft right sa kanya ng Memphis Grizzlies ay nakuha na ng LA Lakers. Ang tanong, bakit pa ba kinukuha ito ng Lakers? Si Wang Zelin na kaya ay maglalaro at babalik sa NBA? Hindi na bago ang ganitong sistema ng Lakers. Matatanda na kinuha din ng Lakers si Yi Qianlian noong 2016, isang Chinese big man na dati na naglaro ng 3 koponan sa NBA pero pre-season game lamang naglaro sa Lakers si Yi Qianlian. Sa loob ng ilang buwan, binitawan din siya ng Lakers bago pa mag-umpisa ang regular season. At ngayon nga, kumukuha na naman ang Lakers ng isang Chinese player. Ano kaya ang binabalak nila? Si Wang Zelin kaya ay isasama sa lineup o paglalaruin na naman sa preseason game? At kapag maganda ang ipinakita, saka na lamang papipirmahin ng kontrata. Ang isang katulad ni Wang Zelin ay magagamit ng Lakers para sa kanilang sales sa overseas, lalo na sa China. Na alam naman natin na malaking market sa NBA kapag nasa kanila na ang isang kagaya ni Wang Zelin, lalaki ang kanilang kita at revenue at makakapagpataas pa na kanilang sales sa China maging sa Amerika. Maaaring kunin din naman siya ng Lakers at papirmahin ang kontrata at gawing practice player na lamang at isama sa lineup. Pero ang Lakers ngayon ay halos buo na. Kung tutusin, hindi na kailangan ang isa na namang big man. Dahil kay Dwight Howard at DeAndre Jordan, si Anthony Davis ay pwede rin naman na maging man in the middle ng Lakers kapag small ball lineup ang Lakers. Medyo sanay na maging center si Anthony Davis sa bagay na yan at wala nang puwang ang isa na namang big man. Kaya nga nila binitawan si Mark Gasol dahil diyan.
Pero kung ano ang binabalak ng Lakers sa natitira nilang dalawang spot, yan ay wala pa rin kasiguraduhan dahil marami pang pwedeng mangyari. Kaya tututukan pa rin natin ang balitang yan. Kaya kung napadaan ka lamang at hindi pa kita subscriber, iniimbitahan kita, pakilike at share po ang video para naman sa pagsuporta. At baka ikaw pa ang manalo ng isa sa limang brand new original Adidas basketball shoes para sa ating lucky subscribers. Yon, para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglang announcement ng mananalo at i-share ang video ito sa inyong Facebook wall at bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-Ball Talk, at kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.